guys! Welcome to our channel! At nagbabalik naman po ang inyong Momshi. Kamusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Pasensya na po kayo sa nagtitigating kong electric fan kasi medyo mainit nga po ito sa aking kwarto dahil kapapatay lang ng aircon namin. So medyo mainit sa paligid. So kaya naman po nag-electric fan ako. Pero by the way po dyan, kamusta na po kayong lahat? Namiss ko po kayo. So ngayon po, I'm very excited po dahil nakikita nyo naman po sa title natin ay Part 2 of Hall of Noble with Lazada Shopping Haul. Diba? Ayan po, nakapag-shopping si Ma'am Shinyo. Dahil nga po, yung sa Lazada natin ngayon ay parang sale sila. So, napakadami ko rin pong nabili. Kaya lang yung iba ay nabuksan na namin. At ito naman po ay part 2 na nabili ko po sa Nobo na ibang kailangan sa kitchen namin and sa kwarto namin. And soon, mag-room tour na po tayo. But by the way po dyan, gusto lang ko po sana kayong sabihan na don't forget to subscribe my channel. And don't forget to like and comments na rin po sa aking box kung may mga gusto po kayong ipagawa or may mga any suggestions po kayo. And don't forget to share with your friends and family na kung gusto makapanood at makapaglibang po ng mga vlogs ko. So, ngayon po, umpisahan na natin dahil sobrang excited na po talaga ako. Dahil nga po, ang tagal-tagal ni Ma'am Shing hindi lumalabas ang bahay dahil sobrang busy nga po ako sa aking pag-online teaching at sa aking shop. Dahil may shop nga po ang Ma'am Shing ninyo, ang Dance Pink Closet Mini Online Shop. Makikita nyo po yung mga Bangkok posts ko po sa aking Facebook na Dance Maria. Pwede nyo po akong i-add kung may mga orders po kayo, mapag-usapan po natin kung paano ko i-shipment at madi-deliver ang mga items na gusto nyo po. But by the way po, si Ma'am Shing po nyo kanina ay nag-day off. Ayan, nag-day off po ako para naman malibang-libang ako. Pero syempre, nag-ingat pa rin si Ma'am Shinyo dahil pandemic pa rin ngayon. Huwag tayong masyadong maging kampante pa rin sa ating paligid. Mas magandang maging alerto pa rin tayo at alagaan ang ating sarili. Kaya don't forget to use your mask, alcohol, at syempre kung may distancing, gawin po natin. At kung natapos na tayong bilhin ng mga dapat bilhin natin, ay bilisan na po nating umuwi. Hindi natin kailangan magtagal sa labas ang bahay, no? At pagdating sa ating bahay, mag-sanitize na tayo. Ako po ay naligo agad at sineperate ko yung mga gamit na sinuot ko. At ito naman po ay pinabayaan ko muna sa labas. Sinanitize na rin po namin. So, don't forget, malinis po yan. Yun. So, ngayon, umpisahan na po natin kasi kaninang umaga po, yung mga in-order namin from Lazada ay iba po ay nabuksan na namin. First po, meron akong nabili sa Lazada na mga shorts. Apat po siya, kaya lang na laundry na. Para sa father ko yun. Mga Hawaiian style. Yan. And, ang isa pong second na nabili namin ay case po sa cellphone ng anak ko. Ayan, yung unicorn po, nabili ko siya. At ito naman po, yung mga iba na nabili ko po sa Lazada. Ayan, yes. Gusto ko po sa inyo ipakita dahil alam ko po na sila ngayon ay malaki ang discount at pwede po kayo mag-swipe-swipe sa kanila at makabili po ng mga ibang items na sure na kailangan nyo lang po. So, first ko, dahil nga po si Ma'am Shinyo, yes, ay magpo 40 birthday na next month. 2 months pa naman. But, syempre, habang sale, grab the opportunity. Hindi kailangan bumili ng very expensive. I-grab lang yung maganda, matibay, at bonggang pwede natin gamitin, diba? So, mahilig po talaga ako sa dress. Kaya naman po may online business akong mga Bangkok dress. Dahil si Ma'am Shinyo po talaga ay addict sa dress. Yun. So, dahil pandemic ngayon, hindi naman kailangan bumili na napakadaming dress. Pero dahil nga po, I have occasion at 40 years old si Ma'am Shininyo at gusto mag-pictorial, yes. Pinasaya ko naman po. Sa 200, diba? 200 pesos lang naman po ito. At ito po ay mabibili ninyo sa Lazada. I forgot to the name. Saan ako nag-order? Ililink ko na lang po yan. Actually, itong dress na to ay nasa 1,000. At isipin mo, 200 pesos na lang. Sino bang hindi makakapag-isip na mag-order sa Lazada na from 1,000 naging 200 pesos na lang siya. And this is the peach dress. Mahilig po si Ma'am Shinyo. Kaya lang medyo mahaba sa akin yung dress. So, I decided na meron naman akong kakilalang nananahi. So, papuputulan ko na lang siya sa baba. At saka medyo papaayusan ko tong kilikili kasi medyo malaki sa akin. But I love
Napaka-pulido, napakaganda, and host to be of 1,000 pesos, 200 pesos, so lang kaya I grab the opportunity. Okay, so next ko na naman nabili, dahil nga po si Ma'am Shin yung every year or every 7 months or 8 months, nagpaparit po ako ng salamin, nakasalamin po ako, may grado na ako, kaya lang hindi ako ng salamin ngayon, ay nakabili po ako sa Bao Bato or something ng salamin. At ito po ay plano kong ipaayos before my birthday. Yes. Gusto ko naman magpalit ng salamin. Kasi last Christmas, nagpalit ako ng salamin. And mag 1 year na rin naman siya. So, I decided na magpalit. At nagustuhan ko po. Ginaya ko si Miss Anne, Anne Clutes. Yan. Kulay yellow yung sa kanya. So, I decided to put the yellow. Ayan, napakaganda oh. Diba? Yan. Dahil gusto ko nga po, dahil kapag nagko-computer ka, nagsi-cellphone ka, at talaga naman pong may astigmatism ako, so kailangan ko talaga pong magsalamin. So, uutin na po natin siya. I think naka-sale to, nabili ko lang to ng magkano. I think it's almost nasa 800 to 1,000 pesos siya, pero mas bumaba pa siya, nas nag-lesser siya. Yan. So, suutin na natin muna habang walang grado. Actually, may binila rin akong salamin sa Thailand, pero nire-reserve ko yon kasi gusto ko yung dalhin sa States pag ako'y umalis na. Yun. So, ito na muna ang pababago ni Ma'am Shin. Napakaganda. It's color yellow. Yan. Pumitig-tingig para kitang-kita si Ma'am Shin. No? Yan. Para habang nagtuturo ako ng online teaching, talaga ang mga estudyante ko ay nakatingin sa akin, nakapokus. Diba? Ang ganda niya, actually. Napakamura na. Nag-sale na. Maganda yung texture niya, yung polido niya. Napakaganda. So, I love it. Tapos, may kasama pa siyang panglinis. So, linisin nga natin siya. Wow, maganda siya, ha? Okay, suutin muna natin siya habang walang grado. Actually, meron naman talaga akong salamin na may grado. Ipapakita ko sa inyo. Nasaan yung salamin ko? Talagang iniwanan ko kayo. Ito yung salamin ko na may grado. Actually, pa 1 year na to. Binili ko to sa Manila. Yan. Diba? Ang ganda. Oh. Pak! Ito talaga may grado na to. So, ito naman, bagong bili ko sa Lazada. Wala pa siyang grado at plano ko siyang papalitan at magpa-consult ako sa ngayong September bago ako mag 40 years old. Siyempre, alam niyo, tumatanda na si Ma'am Shin, talagang kailangan na magsalamin, kailangan na ng, ano mo yon, tulong with other option. Pero dahil po dyan, punta naman tayo sa very excitement ko na Novo Haul. Yan. Dahil nga po napakamura sa Novo at may discount card po ako sa Novo kaya talaga namang nakakatipid ako. Kanina, 300 pesos po ang aking discount. Isipin nyo yun, sa 1,500, 1,200 plus na lang po ang binayaran ko. Kaya I'm very thankful. Kaya kung idea ko lang sa inyo, bumili na kayo ng Novo discount card nila para sa ganun, kapag bibili kayo anytime, kahit papano, may discount kayo na pwede nyo pang gamitin yung sukli sa inyong pamasahe para sa inyong pag-uwi, ba? Diba? Kaya gusto ko sa Novo, maganda na siya, matibay, kahit sabihin mo ng iba ay Japan or China yung product niya, maganda siya, pipili ka lang talaga ng maayos na texture, walang damage, alam mo magagamit mo, and supposed to be, nakasanayan ko na to. Nung simula umuwi ako galing Thailand, doon na ako namimili ng mga pang-decoration sa bahay, sa kwarto, sa kusina, sa banyo. At pinipili ko talaga yung maganda. Kahit mumurahin siya na alam ko naman siya itatagal, I grab the opportunity. Alam niyo naman si Ma'am Shin, talagang matipid ako, no? Hindi ako basta nag-grab sa mamahalin. Bibili ako ng mamahalin na ito talaga ay pwede kong gamitin or kailangan kong bilhin at ganun talaga ang price niya. Bilang mommy, marunong din tayo mag-budget ng tama. Napatok sa budget natin. Lalo na ngayong crisis, syempre kailangan nating magtipid kahit alam nating nagsha-shopping tayo, nag-grocery tayo, or may mga gusto tayong bilhin, kababalik lang natin sa trabaho, isipin pa rin natin yung magtabi at mag-impo kahit na bumibili tayo. Dahil hindi natin alam uli kung kailan ang pandemic or kailan talaga ito matatapos or kailan uli magkaka-crisis. At least, pag nag-lockdown uli at stay at home tayo, may dudukutin tayo utay-utay na pambili ng pagkain natin, gamot at relax lang tayo kaysa sa wala tayong tinatabi. So for me, dahil sweldo ko nga lang sa online business ko or saka sa online teaching ko, naisipin ko na mag shopping ng 1,000 pesos. Kaya lang nadagdagan ng 200, kaya 1,200 yung napa-shopping ko, pero okay na rin dahil may discount ako. And yung 1,000 pesos na yun ay hindi na po valid. Alam mo, yung parang
hindi na ako maiisipan na ngayong crisis ay nakagastos ako ng 1,000 pesos na alam ko namang magagamit ko yung mga binili ko, matibay at mapapakinabangan namin sa loob ng bahay ay shoot na shoot sa budget namin. Kasi hindi naman kami nag-iisip ng mga luho ngayong crisis dahil delikado na rin ang buhay natin ngayon. Kailangan para natin mag-isip-isip at maging alerto sa bawat ginagawa natin. So for me, pinasaya ko lang po ang sarili ko at ito naman po ay kailangan. Kaya naisip ko mag-shopping ng mabili na safety rin po ako na madalian lang, nakasulat na agad sa papel. Actually, may papel ako. Ayan. Kagabi pa lang, nilista ko na yung mga bibilhin ko para hindi ako paikot-ikot. Alam mo naman, si virus, hindi natin alam. So, make it safe to be alert kung lalabas tayo. Don't forget to list the things that you need to buy sa groceryhan, pag nabili kayo ng gamot, or may bibiling kayong kailangan, lalo na rin sa palengke, mabilisan para sa ganon, safe na safe din po kayo at iwas sakit din kayo. Yon. So, mabilisan na natin. Ang unang binili ko, yes, meron akong nabili. Ito, mura lang to, 990 yata, 90. Kailangan ko kasi ng rug doon sa aking vanity area kasi para may rug ako. Yan, nabili ko lang to ng 90 pesos. Napakaganda. Kasi nga po, ang motif ng kwarto namin ay gray, white, / pink. Kaya naman po, bumili ako ng rug para sa vanity ko. Gusto ko meron tapakan kahit wala akong chinelas. Meron akong rug. At sa 90 pesos naman, nakita kong maganda at pulido ang texture nitong rug na to. So, hindi ko na kailangan bumili ng sobrang expensive na i-display ko lang at tatapakan ko lang. Kung ito na may maganda at makakatulong sa akin, grab the opportunity. Ganon si Ma'am Shi, diba? Next kong nabili, alam nyo po, nag-disposable mask na rin po kami tuwing lumalabas. Pero may mga mask kaming magaganda pang araw-araw dito sa bahay, yung tela. Pero mas nagustuhan na namin na mag-mask na lang disposable para sa ganon, tapon na lang ng tapon at nagsaseparate kami ng budget para dito. Yun. So, kailangan pa rin natin gumawa at gumanap ng mga paraan to make it safe. At ito po ay 75 pesos lang. Dahil nga po, hindi naman kami palaging lumalabas, napakadalang. Pero may mga pang-emergency case na po kami na pag kailangan lumabas at use your mask, kailangan namin talagang gamitin ito. And actually, hindi mo naman kailangan bumili ng sobrang mamahalin dahil pare-pareho lang yan. Nasa pag-iingat lang din yan, how you take care of yourself. Okay, next! Alam niyo po, napaka-gusto ko nito. Ito yung lagi kong binabalikan. Kaya nga sabi ko, kapag may gusto ko, pinag-iipunan ko. Hindi ko isang iglap binibili. Kasi malay mo, mas may kailangan pa akong bilhin. Pero dahil nga po, ito ay 60 pesos lang. Ilang buwan ko rin pong sweldo sa online teaching ko at pag-online business ko. Ang 60 pesos pinag-ipunan ko dahil ngayon po, nasasabik na rin talaga ako na mag-collecta ng mga candles. Actually, 3 candles na rin yung nabili ko. Buksan natin to. Actually, hindi siya nagpapabukas, no? Pero, nasa loob po yan ay candle. Pakita ko rin po sa inyo yung isa ko pang nabili. Actually, dalawa yan, eh. Yan, dalawa siya. Iniwan ko talaga kayo, no? Yan. So, itong vanilla, 90 pesos. Medyo expensive, pero huwag kayong mag-alala dahil pinag-ipunan to ni Manshi. Hindi to luho. Ito yung magagamit namin at napakabango niya. Yan, ang ganda rin ang lalagyan niya, oh, di ba? Yes! And next, ito naman para sa study table namin. Parang strawberry naman siya. Para siyang flower ang bango niya. And then, ito ngayon sa tabi nung ano namin, side table. Pero di ko siya mabuksan, walang gunting si Ma'am Shi. Yan, so, nabili ko yan, napag-ipunan ko yan, at pinag-isipan ko rin bago ko bilhin kung magagamit namin talaga. At naisip ko naman, nakakabango siya ng room, nakaka-relax. Syempre, kahit na medyo crisis tayo ngayon at kailangan pa natin magtabi, syempre may mga misang needs din tayong gustong bilhin, kaya kailangan din nating pag-ipunan at pag-isipang mabuti kung bibilhin natin sila, diba? Next is, eto naman siguro, dahil nga dun sa aming kitchen, lalagyan ng mga kung aning-aning, halimbawa, lalagyan ng sabon, lalagyan ng pampunch. Naisip ko ito na lang bilhin para mas safe, para mas malinis at mas organized. Alam niyo naman si Ma'am Shi mahilig mag-organize. Hayaan niyo po soon, itutur ko kayo sa aming mini kitchen na nirenovate po namin. So, dahil nga po ang kitchen namin ay kulay gray / green, yan. So, nakisip ko po, 25 pesos lang to sa Nobo. So, naisip ko dito na ilagay yung mga panghugas ng pinggan para malinis at organized. Panatilihin nating malinis dahil nga syempre sa kusina dan tayo kumakain, napakadaming bakterya dyan. Kaya panatilihin nating malinis para hindi tayo mag
kasakit. So, wag na tayong magdalawang isip na humarap ng mga organized things para sa kusina natin kung alam naman natin itong ikalilinis at ikasasafe natin. Hindi naman yung luho, no? Dahil kailangan talaga natin. So, ito'y 25 pesos sa Novo. Next, ang mami ko at anak ko ay mahilig uminom sa ganito. Pero actually, magaganda naman yung mga baso namin. I don't know why. Gusto nilang bumili ng mga tumbler para sa ganun, pag-iinom daw, inilalagay nila sa freezer or sa refrigerator. Gusto nilang malamig na malamig. So, I buy this one for almost 45 pesos. So, ito po ay bababalan muna namin na mainit na tubig. Ibababa na yung mabuti, sa-centralize namin para malinis na malinis siya. So, ito yung mabibili nga ng 45 pesos sa Novo. So, medyo akin, okay na rin siya kasi kung pang araw-araw mo lang siyang iinuman. And after 2 months to 4 months at medyo hindi na siya okay, pwede na ulit kayong bumili. So, hindi ganun masyadong manghihinayang kayo kasi pang inuman na lang naman ito sa bahay. So, ito ang next kong nabili. And next, dahil nga po kulang kami sa extension, naghanap din ako ng hindi masyadong expensive pero maganda ang quality niya at magagamit namin ito sa room dahil nag-renovate nga kami ng room. Nabili ko siya sa Novo ng 180 pesos lang. So, ito ay magagamit. I-check ko mamaya pero okay naman siya. Hindi ko na kailangan bumili ng sobrang mamahalin, no? Kasi pare-pareho din naman siya. As long as iingatan mo lang siya at alam mo ang paano paggamit nito, for sure tatagal ito. Okay, ito'y basic needs din na kailangan natin. Next is eto. Ba't ang dami ko nito? Eto yung pang-handle sa kainan, pero may substitute akong gagawin. Dahil nga ang mamshin nyo ay plantita na rin ngayon, mahilig na rin ako sa mga halaman. So ngayon, naisip ko, dito ko ipapatong yung mga paso ng mga halaman ko. At ito'y nabili ko lang sa Novo ng 20 pesos lang. So, napakamura niya na, no? So, ito naman yung paggagamitan at hindi rin to luho. Baka isipin ng iba, di ba? Yun. So, iba't ibang style. Dalawang style pala. Parang pa-apple and pa-square. And I buy 1, 3, 4, 5 siya. So, ito yung mapaggagamitan ko. Dito na lang sa kwarto ko, may mga halaman ako. So, dito ko siya ipapatong para maganda siyang tingnan. Kasi nga, may pagka-motif kahoy-kahoy and Korean style yung study table ko. So, ilalagay ko ito. So, 20 pesos lang to. Tapos, yung iba, may bago kong order sa labas na halaman, ilalagay ko siya. So, 20 lang. Hindi ko na kailangan bumili ng sobrang expensive na kung alam ko naman ang texture ay maayos, no? Tingnan natin nga. Maganda naman siya, oh. Diba? 20 pesos lang to sa Novo. So, okay na rin. Patok na rin sa budget. Hindi mo naman kailangan na bumili ka ng sobrang mahal. Kung alam mo nang very useful, matibay, at pag-iingatan mo naman kung paano mo gamitin, grab the opportunity! Yes! And next, dahil nga po si Ma'am Shinyo ay may bagong side table at walang-wala siyang ka-design-design, kaka-deliver lang po nito ng isang araw. Ngayon po, papakita ko sa inyo. Ay, sorry po. Sorry, ayan. Yan yung table. So, naisip ko na lagyan siya ng decoration. Lagyan ko siya ng decoration. So, gusto ko mag-print ng pictures ko. Ilagay sa side table kasama yung candle at kasama yung charger holder. Yun. Yun ang magiging design ko. Ito, nabili ko lang din to ng 30 pesos. So, picture frame, di rin kailangan masyadong expensive. Kung alam mo maganda ang pagka-textures niya, maganda naman siya. At mailalagay ng maganda ang pictures mo, grab the opportunity! Di ba? Alam naman si Ma'am Shay, mahilig talaga ako sa budgeting, na alam mo naman talagang you can survive, na magiging maganda rin yung itsura ng place mo, magiging maganda rin yung kwarto mo, kusina mo, salas mo, bongga na yan, diba? So, next naman ay, dahil nga po, nabasag yung pitchil namin, bumili po ako ng parang synthetic na pitchil. Ayan. Magkano ang pitchil? 145 pesos. So, mamaya, bababada na lang to. Bago gamitin, lilinisan ng maayos para sa ganun magamit na namin siya. Napakaganda po niya. Ayan. 145 pesos po. So, pwede na yan. Maganda na siya. Parang masikip siya. Wait lang. Yan. 145
45 pesos. Maganda na siya. Nalagyan ng tubig, 'di ba? Kasi nga po nabasag yung aming nalagyan ng tubig. So ito na po, bumili na ako para maganda kasi maganda sa rep na organized din ang tubigan natin dahil syempre iniinom din natin 'yon kaya kailangan din panatilihin nating malinis ang kalalagyan para hindi to dapuan ng sakit at hindi rin sumakit ang ating tiyan. So pag-ingatan din natin ang ating sarili, no? Huwag din tayong bilhin na bilhin ng medyo humurahin na medyo may plastic ang pagka-style na alam nating maapektuhan tayo. Syempre, pag bibili tayo ng mga humurahin, iisipin din nating mabuti. Syempre, gamitin din natin yung utak natin, no? Hindi porket mura to, grab the opportunity. Hindi naman ganun. Syempre, you have to decide kung ito'y makakabuti sa atin at ito ba talaga ay magagamit natin sa loob ng ating bahay o ito ba'y makaka-apekto sa ating kalusugan. So, lahat yun ay pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, pinag-desisyonan ng maayos, hindi lang palaging grab the opportunity, di ba? Alam niyo po kung mapapansin niyo, SM yung lalagyan ko. Kasi talagang bumili kami ito last Christmas kasi nag-shopping kami noon. So talaga yung mga ganitong plastic niyo, itabi niyo at linisin niyo na lang para sa ganun magagamit niyo pa rin, maging safe din kayo kapag kayo nag-shopping sa labas dahil mas makakatulong ito sa inyo. Hindi yung bili kayo ng bili ng mga paper bag or mga bag sa labas, magkano rin yung 15 pesos o 20 pesos, di ba? So kung may mga ganito na kayong bag, pag-uwi niyo ng bahay, linisin niyo na lang, i-sanitize, itabi niyo ng maayos dahil next time na lalabas kayo, magagamit niyo siya ulit. Okay, next. Dahil nga po hindi ko sa inyo ma-explain kung bakit ko ito binili at saan ko ito gagamitin. Actually, may mga lalagyan kami sa loob ng ref na mga tupperware na nilalagyan namin ng chicken, manok, in English tinagalog, no? Isda, karne, yan. So, may mga pagkatapos matapos gamitin yung isang tupperware, meron akong isang lalagyan na binili doon na nakikita na exposed palagi. So, sa gabi, nadadaanan siya ng ipes, nadadaanan, pero hinuhugasan naman natin bago uli gamitin. Kaya naisip kong bumili ng ganito para maging safe sila. Dito uli sila itatabi dahil delikado nga ang panahon ngayon, hindi natin alam na ang sakit ay nandyan lang. So, unahan na natin at bigyan natin ng solusyon na maging safe din lahat ang mga gamit natin. So, naisip kong bilhin ito para sa ganun, dito namin nalagay yung mga tupperware na ginagamit namin, ay pinapasok namin sa rep para mailagay yung mga manok, chicken, etc. So, mas maganda pag hindi na namin gamit, nahugasan na namin, dito na namin itatabi. Para may takip siya at dumaan man si ipis at whatsoever, hindi siya masyadong madudumihan at hindi kami magkakasakit. So, yun din ang naisip ko. Ito ay nabili ko lang ng 245 sa Novo. So, hindi siya expensive. So, ang gagawin mo na lang, linisin na lang ding mabuti bago i-display at bago ilagay yung mga tupperware sa loob na hindi gamit para safe din at hindi rin kayo magkakasakit. Okay? So, yan. Diba? Kahit medyo little bit mahal, alam nyo namang useful nyo forever. Kahit nandun lang siya sa kusina, panitilihin pa rin nating malinis at maingat din ang mga gamit nating binibili. So, next. Eto na. Syempre, may new carpet tayo sa kwarto at may carpet din kami sa labas. Naisip ko kung wala pa kaming mabili na panglinis, ano nga yun. Basta nakalimutan ko na, yan. Nagbili na ako ng ganito para sa ganun wawalisin na lang at matanggal din yung mga dumi. Syempre, araw-araw din natin tinatapakan na ating mga carpet. So, kailangan din natin linisin ito, lalo yung mga buhok-buhok, yung mga natanggal-tanggal dyan, yan. So, panitilihin din nating malinis para wala ding masyadong alikabok. Nabili ko lang to ng 30 pesos lang. So, napakamura sa Novo, 30 pesos lang, madaming color doon na pwede nyong pagpilian at pwede nyong magustuhan. Okay, next ay, eto na. Dahil lang daddy ko ay may mini office sa labas, naiirita ako pag nakikita ko lahat yung mga libro niya, mga ball pens niya, etc. ang nakakalat. Syempre, minsan may mga tao rin pumupunta. Syempre, kailangan mo rin maging malinis at maging maayos sa inyong salas. So, naisip ko na bilhan siya ng organized na ni haul ko rin dati, nung first haul ko sa Novo. So, ito na nga yung box. Ito ay nabubuong box at ito ay nagtataginting ng 145 pesos lang din. So, meron ka ng mini box na organizer na matibay naman to, maganda at ia-assemble mo lang. Actually, nauso to sa Japan, sa Korea, sa Thailand, maraming ganito para minimalism or mini ang space. Diba? Hilig sa laging ganun, ano? Ayan, o.
Diba? So isang, hindi lang naman to sa mga gamit sa notebook or mga ganun ano. Gamit din to pwede sa, maganda siya actually ha. I like it. Mas maganda siya kaysa dun sa nabili kong isa. Oh, diba? Ganda siya. Pwede niyo siyang lagyan ng mga damit, sapatos, mga organizer niyo, mga things niyo. Napakaganda nito, no? Kaysa doon sa una ko nabili na may zipper, mas maganda siya kasi wala siyang zipper, no? 145 pesos. So, pwede mo nang ilagay dito at i-organize. Hindi naman porket may organizer kayo, eh, paglalagay nyo sa loob, ay hindi nyo rin aayusin. Siyempre, pag buklat ninyo, mas maganda rin na organize. Dahil ilalagay namin dito yung mga ball pen, calculator, notebooks, ganyan, mga gunting, especially i-organize namin para pagbuklat namin, presentable tingnan, hindi pa rin magulo. Bakit ka pa bumili ng organizer kung hindi mo rin i-organize? So, ang tip dyan, kahit bumibili kayo ng mga organizer at hindi siya nakikita inside, maganda pa rin pagbukas mo ay presentable at maayos at organized. Yun po ang tatandaan nyo palagi. Your things is make it very good and clear kapag i-organize nyo. Alam mo si Ma'am, siya mahilig mag-organize. Bakit? Madaling hanapin ang mga gamit kapag ito'y organized at malinis. Pero kung wala kayong pakialam sa inyong gamit, ipapalsak nyo lang ipapalsak, eh bakit pa kayo mag-organize? Nagsasayang lang kayo ng pera at panahon para ayusin ang mga gamit nyo. So, mas maganda, nagpakapagod ka na rin, bumili ka na rin, isipin mo na rin na ayusin to, i-organize para kung gusto mo siyang hanapin, madali mo siyang makita at hindi na sakit ang ulo mo kung nasan yung mga things na kailangan mo. So, mas maganda talaga sa loob ng ating tahanan, i-provoke natin ang patakaran na maging malinis, organized para sa ganon, presentable tayo. Hindi naman kailangan na sobrang linis na linis talaga or organize. Pero mas maganda talaga, i-organize ang things, no? Para madali nating hanapin ang mga kailangan natin. Yun ang gusto kong ulit-ulitin, gusto ding i-share, no? Kahit maliit, malaki ang bahay natin, napakaganda nitong ayusin at linisin, para sa ganun din, fresh na fresh, fresh of mind. Kasi kapag magulo ang bahay natin at hindi natin i-organize, pati isip at isip natin, mga kasama natin, magugulo, mag-decide. Alam mo yung bakit? Nasa paligid eh. Pero pag nakita nilang, wow, fresh, maayos. Hindi natin kailangan maging mayamang-mayam at magandang-maganda ang mga bahay natin. Hindi. Nasa pag-aayos yan, sa paglilinis lang, perfect na ang magiging kakalabasan yan. So for me, I buy this one to organize the things of my dad. And mamaya i-organize ko siya para sa ganun pagbuklat niya, hindi siya masyashock. Organize lahat, hindi sakit ng ulo, mahahanap agad ang mga things. Okay? Next is, wala na ba? Actually, wala na. Ay, ito pala. Yan. Dahil nga po may bago kaming chair at medyo matigas nga yung chair namin, kung makikita ninyo, ipapakita ko sa inyo. Ayan yung chair namin. Yan, si chair, si kahoy. Yan. So, naisip ko na bumili ng ganito. Ah, ito yung mabibili mo lang sa Novo ng 100 pesos. At may tali siya sa dalawang tabi. So, pwede mo siyang ilagay na ganyan. So, pakita na nga natin, i-model natin, no? Ayan. O, diba? Kasyang-kasya sa chair. O, diba? Ganyan lang. Okay? Ganda. O. Dahil yung aming chair is Korean style, nilagyan ko rin siya ng ganitong pampalambot para sa ganun pag uupo ka naman ay hindi masyadong masasaktan ang puwet mo. Sa halagang 100 pesos ay huwag mo nang tipilin ang sarili mo that you feel comfortable naman. So, hindi mo naman kailangan bumili ng mamahalin talaga kasi sa 100 napakaganda na ng textures niya, pag mga tahi niya sa tabi-tabi, malambot siya, soft siya. So, for me, it's feel comfortable, maayos na rin. And uupuan lang naman siya, 'di ba? Next is eto na yung pinaka gusto ko. Alam mo pagdating sa kama talaga, gusto ko malinis at fresh, mabango para paghiga mo at pagtulog mo ay talaga namang hibing-hibing ka, fresh na fresh, makakapag-relax ka. Kailangan mo 'yun talaga dahil sabi nga, alam mo na pag tayo tutulog sa gabi, mas magandang relax tayo para pagising ng umaga, may energy tayo magtrabaho at gawin lahat ang mga kailangan natin gawin sa maghapon na hindi sasama ang ating pakiramdam. Bakit? Dahil nakatulog tayo ng maayos ng gabi. So for me, maganda talaga ang higaan natin ay maayos, malinis, very organized. Hindi naman natin kailangan masyadong magaganda mga bedsheet natin at mamahamahalin, no? Kailangan lang malinis ang pagkakalabat, mabango at maayos nating aayusin ang ating kama, ay for sure, masarap ang tulog natin sa gabi at mapayapang pagising sa umaga na masigla tayo,
masaya tayo, napapako tayo sa trabaho, at magagampan natin lahat ng mga obligasyon natin sa maghapon. So, eto po, papakita ko sa inyo. Tingnan niyo po yung kama ko. Oh, ayan po. Diba? Yan. Gusto ko lagi talaga, ano siya, very organized siya. So, nakita niyo naman yung kama namin. Gusto ko ganun. So, sa Nobu na po ako nakasanayang bumili ng mga bedsheet. At doon na rin po ako nasanay bumili ng mga punda na sa 100 pesos po sa Nobu ay may dalawa na kayong punda. O, diba? Dalawa na yan. So, parang kinakalabasan 50 pesos yung isa. Pero yung tahi niya, napakaganda. Napakaayos, deceiver pa, saka nakakita, diba? Kahit made in China, labhan mo lang na mabuti daw, nunin mo na lang, planchahin mo na lang, ay napakaganda na, at maganda na siyang i-design sa inyong mga unan, diba? Diba? Sa 100 pesos pack, I buy 4 kasi I have 4 na unan. Ayan, diba? So, I have 4 ito. Yan. And ito yung pinakagusto ko. Dahil nga po palagi kami nag-aircon. Hindi naman ganun kalakasan ng aircon namin. Pero pag lumamig na sa gabi, grabing lamig na rin talaga niya. At nag-aircon kasi kami simula parang 10 ng gabi. Minsan hanggang 3 na namamatay na mga 3:30. So ang tagal ng pagka-aircon. So sa gabi medyo nilalamig ka. So sa Nobu po nakakabili ako ng computer. Yan, hindi ko pa mabigkas. Ano? Yung ganito po. Actually, ito ay nabibili lang ng 330 pesos. Ayan. Napakaganda niya. Kapartner nitong aking pangpunda. Diba? Sa 330 pesos. Napakakapal, napakalaki. Napakaganda. Diba? I-grab na ang opportunity pumunta sa Nobu at bumili ng ganito. Yan. So, yan lang po yung mga nabili kong item sa Nobu. Ayan. Tingnan natin kung magkano nabili ni Ma'am Shi. Dahil ang budget ko nga po ay 1,000 pesos lang. Pero nag-exceed po ako ng parang 300 pesos yata or 400. Pero dahil nga po may Nobu card ako, naka-discount ako sa Nobu. And na-enjoy ko po. Parang alam mo yun sa sobrang... Share ko lang din po, ano, I'm very happy tuwing ako ay sa sweldo, pero bago ko, pagkatapos ko ng sweldo, iniisip ko muna, syempre, yung plan A, plan B ko laging sinishare sa inyo. Gada sweldo ko, you have plan A, ibig sabihin, kuryente, ilaw, tubig, wifi, sa telepono namin, tapos yung grocery namin, tsaka pagpapalengke uli namin ng 15 days. Planga. Tapos, yung mga bills na iba namin pwedeng bayaran, like insurance namin. So, sinisettle din namin, SSS namin, PhilHealth natin, to comfort our future. Kailangan yan, di ba? And next naman po, yung savings namin. Kung anong matira, sinisave namin talaga yung sa banko. Kailangan yung mag-save kahit anong bariyang matira sa inyo para sa ganon, case of emergency in the future, di ba? And third, kung may matira man, may konting allowance na nakatabi sa bahay para case emergency, may pera ka pa rin dudukutin, di ba? Entres, kung may exceeding amount ka talaga na pinag-ipunan mo na, yun ang pwede mong ipangluho or ipang shopping or pwedeng ibigay mong relaxation sa sarili mo. At sabi ko nga, ang pamper time ni Ma'am Shingo dahil sobrang pagkatrabaho ko ay ang pag-mini shopping. Mahilig ako dyan. Pero kahit nag-mini shopping ako, nakalista lang yan talaga kung anong bibiling ko at hindi ako pwede mag-exceed dyan. At alam ko lang kung magkano lang ang budget ko. Kung may makita man akong bago, pag-iipunan ko uli yun ng 1 month to 2 months bago ko uli bilhin yun. Hindi ako si takaw mata na kahit may extra pera ko, ibibili ko siya. Siyempre, iisipin ko pa rin yung bukas. Palagi mo pa rin iisipin yung bukas para makasurvive kayo. Lalo na nanay ka, iisipin mo pa rin ang kapakanan ng loob ng bahay nyo at pamilya mo. Bago mo isipin ang kapakanan ng gusto mo. Syempre iba na ang buhay ngayon. Tsaka lalo na ngayon mahirap ang kumita ng pera kaya konting tipid pa din bago tayo magluho. So I decided na itong 1,000 pesos na to natagal ko na naman gusto mag-shopping for almost 4 months ko na rin hindi lumalabas, no? So naisip ko na rin bigyan ng kaligayahan at relaxation sa aking sarili at naisip ko nga pumunta sa Nobu at umorder din iba sa Lazada. So nagastos ko sa Nobu ay nagtumataginting na 1,500. So, exceeding ako ng 500. So, binigay ko si Nobu card. At guess what? 1,200 na lang ang binayaran ko. So,
200 lang ang dinagdag ko dun sa 1,000, 'di ba? So napakasaya kasi meron akong Novo card, no. So ganun lang noon. Dapat you take a break, but if you're taking break, you have budgeting. Alam mo 'yon. Tinuturuan ko rin kayo paano mag-budget, hindi porket may nakita yung maganda, gusto natin, talagang hindi tayo mapakali. Eh, wag na muna. Saka na muna. Ilusulat mo na lang uli sa diary mo na gusto ko tong balikan. Kapag nabalikan mo, it means it's for you. Pag hindi mo nabalikan, it means not for you, diba? Kailangan mo pa rin pag-aralan ng pagtitiis, haba ng pasensya, at kung hindi yun mang kailangan gamitin, wag mo nang i-grab ang opportunity. Dahil hindi porket mura at maganda ito, ay grab ka ng grab opportunity. Isipin mo pa rin yung mga bagay na pagkakagastusan ninyo para sa ganun, may dudukutin ka at hindi ka hihingi ng tulong sa ibang tao. Dahil lalo na ngayon, crisis, napakahirap ng panahon, kahit alam mo na gumagastos ka, you make it choice and think bago mo gawin yon. So for me, I think this all of things na pinakita ko sa inyo, nabili ko sa Novo, ito naman ay magagamit talaga namin at ito'y nakalist talaga sa kailangan naming bilhin. Hindi lang namin mabili dahil nag-pandemic at hindi pwedeng lumabas at mamili. So ngayon, nagkaroon ako ng time, ibinudget ko siya ng 1,000 pesos at nabili ko naman siya, pero nag-exceed din siya ng 200, pero okay lang din dahil 200 lang yon. So for me, I'm very happy sa Novo. Thank you so much sa Novo dahil nakakatipid kami, nababudget namin lahat at napapaganda namin ng mga bahay, kwarto at kusina namin dahil sa mga things na pinagtitinda ninyo, ba? Diba? So, salute you, Novo. Thank you so much. At saka thank you sa mga staff, napakababait din ng Novo, Lucena, napakababait ng staff. Kaya, salute ako sa inyo dahil napamaasikaso nyo talaga. So, yan lang naman po yung mga na-shopping ni Ma'am Shi. At lahat ng mga ito ay hindi titiwangwang dahil lahat ito ay magagamit. Kaya kahit gumastos ako ng 1,000 sa budget ko, masayang-masaya ako dahil hindi ako nag-exceeding ano. Tsaka kung pumunta siguro ako sa mga mamahaling shop at mamahaling mall like SM, hindi ko pwedeng 1,000 lang ang dala ko. Kailangan ko mag-budget ng sobrang mahal. Pero dahil nga dito sa Novo, na simple lang naman, maganda at maayos, bakit hindi mo namang i-provide na maging design siya ng loob ng bahay ninyo, diba? So, sinishare ko lang naman to sa inyo na tuwing may gusto tayo, i-budget natin, pag-isipan natin mabuti kung kailangan talaga natin to or may extra pera talaga tayong pambili dito, plinano ba natin to, pinag-ipunan ba natin to, hindi porket nakagusto tayo ay bibilhin natin to dahil maraming mga bagay na pwede nating unahin sa panahon ng krisis na to para sa ganon mas makasave tayo at mapaghandaan din yung mga nangyayari sa panahong ito. For me naman, this is extra time na itong 1,000 na pinag-ipunan na pinag-isipan at kailangan naman talaga namin sa loob ng bahay namin, kaya in extra effort namin talaga to. So, binahagi ko lang sa inyo mga ilang nabili ko sa Novo at nag-enjoy at na-relax si Ma'am Shi, pero budget pa rin lahat and grab the opportunity pa rin, diba? So, I'm very happy to share for this one. So, tuwing magpuplano kayo sa buhay nyo, pag-isipan nyo mabuti, pag-aralan nyo mabuti, kung karapat-dapat nyo bilhin, hindi kayo pasak ng pasak sa loob ng bahay ninyo, na ang bahay ninyo ay para ng tindahan din, ano, wag naman natin gawing tindahan ng ating bahay. Organize natin to, no. Linisin, organize, mga kailangan lang ang dapat ilagay para sa ganun safe din tayo and malinis dahil kapag malinis ang tahanan natin, safe tayo at madalang tayong magkakasakit niyan. So, be careful for anything and decide for the best para sa ating mga sarili. Diba? Bilang mommy din, naasikaso ko rin ang budgeting namin para sa ganon, hindi ako mag-exceed at hindi rin ako mag-iisip kapag wala akong dudukutin. Syempre, iniisip ko pa rin lagi ang kapakanan ng aming pamilya. So, kailangan mo pa rin isipin palagi yun. Okay! So, dyan na po katapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga effort at mga new subscriber ko and new friends ko nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. God bless you all. Huwag niyo po rin palaging kakalimutan ang magdasal dahil napaka-importante po ang magdasal at mas lalo po tayong nagagay dyan. Ano? Mas nagiging strong tayong malampasan lahat ang ating problema kapag tayo nagdadasal. Mas nagagay po tayo. So, don't forget to like and subscribe my channel and don't forget to push the bell every time na meron po akong new vlog para updated po kayong lahat. Kaya nga po, sana mag-ingat.